Mic test. Okay, nandito na po ba yung parents? Okay po, pakitaas yung kamay. Yung teachers po, pakitaas yung kamay. Opo, hello po mga mama, mga sir. Yung students po, nandito na rin po ba? Students, pakitaas yung kamay. Okay, magsisimula na po tayo sa unang-unang Team Laika Parent-Teacher-Student Conference. That's what we're going to talk about today. Hi there, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational and motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Like I said sa intro kanina, we are going to have our very first parent-teacher-student conference. Okay? And iba to sa nakasanayan na natin na parent-teacher conference dahil sa maraming mga sitwasyon like that, pinag-uusapan yung mga students. Pero this time, I want to use this platform and this opportunity to talk to everyone involved. Yes, kasama po ang mga magulang, ang mga guro, at ang mga estudyante. And this is also brought to you by Rebiscos Academy. Kaya kung hindi pa po kayo nagpo-follow sa kanilang Facebook page, hanapin niyo po yun sa Facebook, yung Rebiscos Academy, para sa marami pang tulong sa online learning ng mga bata mula sa pananaw ng mga guro, magulang, at mga estudyante. At pati na rin ng mga kagaya ko na online educational content creator. Okay? Now, mula po nung nagsimula yung tungkol sa COVID-19 pandemic at yung kasunod na announcement na tuloy pa rin ang klase ngayon, kung ito man ay online learning or modular learning, alam ko po na may lalagay ako nito sa isang very unique position. Bakit po unique? Kasi po, ako man ay hindi teacher by profession, I make educational content. Ako man po ay hindi magulang, I know, kung hindi niyo po i-count si Hailey, yung akin pong aso, dahil isa lang akong fur mama, hindi rin po ako magulang. Pero marami pong bata ang pupunta sa akin for advice. Now, sa perspektibo naman po ng estudyante, hindi rin naman po ako estudyante ngayon dahil hindi po ako enrolled. Pero alam ko pa po at fresh pa sa akin kung ano yung mga experiences bilang isang estudyante. And dahil yung tatlong, kung magsabihin natin na mga sphere na yan, ay nag-i-intersect dito sa online learning. At ako ay hindi isa man sa tatlo, I find myself in a very unique position na lahat po nung tatlong yon ay kahit pa paano nakikinig sa akin. So kung guru man po kayo at gusto ninyong matuto ng ibang mga online teaching tips mula sa akin, please stay. Kung kayo man po ay magulang, and dahil ako ay psychology major at ako po ay registered psychometrician, eh hinihingi nyo rin po minsan yung payo ko sa kung paano nyo kakausapin ang inyong mga anak. Please stay. At kung kayo naman ay estudyante and nakikita niyo ako bilang ate o coach o TikTok tita na nagpapayo sa inyo pagdating sa pag-aaral, whether it's on math, English, or kahit mga simple na study hacks lang, please stay din. Again, this video is my version of Dear Parents, Dear Teachers, and Dear Students. Iisa-isahin natin yan ngayon. Isa sa mga bagay that makes me happy ngayon ay yung fact na maraming mga estudyante na iba-ibang edad mula grade school, high school hanggang college ay kahit pa paano nakikinig sa akin at humihingi rin ng advice pagdating sa online learning. And using kung ano yung natutunan ko nung ako mismo ang nag-aaral gamit ang mga modular at online learning courses at yung experience ko rin bilang isang online teacher for the past 5 years ay na kahit pa paano may mga napulot akong aral doon. At yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Magsimula tayo sa Dear Students. Dear Students, gusto kong simulan ito by saying that your grades may not define you, but they can help refine you. Anong ibig sabihin noon? Marami sa atin ang gumagawa lang ng schoolwork, nag-aaral lang ng maigi, o naghahanda lang para sa mga quiz at exam dahil gusto natin ang matataas na marka sa eskwelahan. Wala namang masama dyan. Pero, kailangan nating isipin na higit dun sa grade na nakukuha natin o posibleng hindi natin makuha ng ganun kataas dahil nga nasa gitna tayo ng krisis at ng pandemya, eh ito ay magandang indication lang ng inyong sariling disiplina, willingness na matuto, at yung inyong pagkabukas pagdating sa maraming pagbabago sa mundo. It's your ability to adapt and learn na minimeasure ng grades.
Pero kahit na yun ang design niya o yun talaga ang purpose niya, hindi ibig sabihin nito ay nasusukat niya ang buong pagkatao mo. May mga bagay na maaring hindi agad lumabas pagdating sa marka niyo sa eskwelahan. May mga estudyante na may mga learning disability or learning difficulties, kagaya ng mga people who, with dyslexia or dyscalculia. So, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin na mababa ang grades ay ikaw ay lesser na tao kaysa sa iba. Hindi rin ibig sabihin na matataas ang marka mo, eh guaranteed ka na magsasucceed in the future. They are good indicators, pero hindi sila ang lahat-lahat sa buhay. However, again, they are designed to refine you. Ibig sabihin, kung tayo ay nanaisin natin na makakuha ng mataas na grade, at dahil gusto natin ng mataas na grade, ay magkakaroon kayo ng disiplina, magandang time management or self-management in the process, matututo kayo na magkaroon ng commitment, ng grit, determination, ng creativity dahil sa pagkakataon na wala tayong access sa internet o wala tayong kakayanan na bumili ng mga ibang resources ay ginagamit natin kung ano ang meron na tayo. These are things na dadalhin nyo hanggang sa workplace pagkatapos na ninyong gumraduate. So again, even if your grades don't define you, they can help refine you. So piliin natin na gamitin ang paghabol sa mataas na grades bilang paraan para ma-motivate tayo na maging mabuting tao. Sa tuwing may pagkakataon na kung sabihin ito sa mga estudyante, sinasabi ko ito. Kaya dahil dear students ito, sasabihin ko rin sa inyo, who you become means more than what you become. Anong ibig sabihin nun ay kung ano ang magiging ugali ninyo after this, ano yung mga study habits na madedevelop ninyo, yung self-discipline na mag-grow sa inyo dahil nga hindi ideal ang sitwasyon, yan ay mas magandang baunin nyo after this experience more than yung grades na makukuha ninyo sa semestre o sa academic year na ito. Who you become means more than what you become. And ang ibig sabihin din nun ay, kung hindi tayo perpekto, kung hindi man natin makuha ang grades na nakasanayan natin noon, bahagi yan ng magiging journey mo. Pero ang importante sa dulo ng ito ay magiging mas malakas ka, mas matibay, mas matatag, at mas focused ka sa gusto mong mangyari sa iyong buhay. Gamitin natin ang pagkakataon na ito for you to grow as a person, hindi lang para makakuha ka ng matataas na grades. Okay? Naku, medyo mabigat na yung unang tip ko sa inyo. Itong pangalawa, medyo simple lang. At sana nasimulan na ninyo kahit papaano. You have to make sure na maayos ang inyong schedule at sinusunod mo ito. Again, hindi enough na isulat lang ang schedule. Dapat sundin din natin ito. Sundin ninyo more times than not. Ibig sabihin, kahit sa mga ilang araw, medyo pumalbiya tayo pagdating sa schedule, okay lang yan, magsimula tayo uli hanggang maging habit natin ito. Okay? And when it comes to writing your schedule, make sure that you schedule time for study. Dito na papasok yung mga class hours ninyo kung kayo ay nasa synchronous learning na tinatawag, o kaya yung deadline naman ng modular learning, or yung araw kung kailan bibigyan kayo ng bagong set ng mga module. Yan ay may mga block na dapat pagdating sa inyong oras. Ibig sabihin, block time na siya. Hindi na siya pwedeng galawin, hindi na kayo pwedeng magdagdag ng gagawin sa oras na yon. Kung ang schedule ng inyong klase ay sabihin natin 9 to 11 sa umaga araw-araw, dapat yung 9 to 11 ninyo ay nakasarado na yon. Huwag ka tatanggap ng mga invitation na maglaro o kaya gumawa ng ibang bagay dun sa oras na yon, dahil again, ang priority ninyo ay yung study time. Now, maliban sa study time, dapat gumawa ka rin ng schedule para sa iyong work time. And yes, work as in trabaho, hindi man para kumita ng pera o kaya rumakit o kaya humarap ng sideline, pero work time pagdating sa school work. Dahil, alam natin yan, hindi naman lahat na kailangan ipasa sa eskwelahan nagagawa natin habang kausap natin yung ating teacher dun sa araw-araw na study time natin or school time natin. So, kailangan meron kang ilang oras sa isang araw o kaya ilang araw sa isang linggo na dedicated sa pagtatapos ng inyong mga schoolwork, mga assignment, mga exercise, modules, worksheets, at kung ano-ano pa na ipinapagawa ng inyong mga teachers bilang project ninyo. Alam ko na malaking bagay yan pagdating sa online learning at kahit sa modular learning. Kaya dapat meron ka talagang oras na dedicated para sa iyong work time para hindi ka maghahol pag oras na ng pagpapasa ng requirements. Na kung isa ka sa mga bata na madaling madistract dahil tumunog ay yung cellphone o kaya may biglang notification na lumabas, may bagong video na pinost ang inyong paboritong YouTuber o kaya may bagong update sa Twitter or sa Facebook, make sure na mag-schedule ka rin ng time for distractions. Ibig sabihin, kapag hindi oras na libre ka, hindi oras ng iyong break time, i-off mo muna ang notification sa iyong cellphone, or better yet, ilayo nyo muna yung inyong cellphone sa inyo para mawala yung temptation ng distraction.
Okay? Sa akin, and this is something na hindi lahat ay alam or hindi lahat ay naniniwala, pero kahit content creator ako at ang buhay ko ay nasa social media, ang aking phone ay naka-off ang notifications. Alam ko yon dahil kung i-on ko ang notifications ko, alam ko na mauubos ang oras ko dahil tuwing merong mag-notify dyan, titingnan ko yon. At pag titingnan ko yon, magugulat na lang ako bigla. Hala, isang oras na, dalawang oras na, nandun pa rin ako sa social media platform na yon. So again, make sure na meron kang schedule para sa mga distractions. Hindi lang to para dun sa mga may access sa online learning, ha? Pati na rin dun sa mga, sabihin natin, palabas na inaabangan natin sa TV. O kaya naman yung pagkakataon kung saan nagyayaya yung mga kapatid mo na maglaro. Kasama rin yan sa distraction na kailangan nating ischedule. Kung alam nila na oras ng aral ngayon, oras ng trabaho or ng schoolwork ngayon, hindi ako pwedeng madistract, mas maganda. Yung susunod ko namang maipapayo sa inyo or sasabihin sa inyo ay ito, pagdating sa paglilista ng mga kailangan tapusin, hindi sapat na ilista lang natin yung mga kailangan nating gawin. Okay, ibig sabihin kung meron akong to-do list o kaya listahan ng mga homework, projects o modules na kailangan kong tapusin, huwag nyo lang ilista ang lahat ng kailangan nyong gawin. Mag-set kayo ng deadline na mas maaga kaysa sa actual deadline na binigay ng inyong teacher. Anong ibig sabihin ko doon? Kung ang pasahan ng inyong modules ay tuwing Friday, for example, halimbawa lang ito ha, kung Friday ang deadline, ang aking personal deadline ay gagawin kong Wednesday. Okay, bakit ganun? Kasi kung kukumbinsi ko yung sarili ko na Wednesday ang deadline at matatapos ko siya ng mas maaga pa kaysa sa Wednesday, meron pa akong tinatawag na allowance or buffer na ilang araw bago dun sa actual na pagpapasa nito, which is Friday. Yung buffer na yon ay nilalagay natin kasi may mga bagay na hindi natin makokontrol, kagaya ng weather o kagaya ng mga biglaan na mga emergency. At yung extra na padding doon na ilang araw bago yung actual deadline will help kung sakasakali may mga biglaan ng emergency darating. Kasi kung ang gagawin mo ay yung mismong Friday na deadline, ang iyon ding personal deadline, mas magiging prone tayo sa procrastination o ipagpapabukas natin ang ipagpapabukas yung kailangan gawin. So one way to trick your brain into making sure na ramdam niya yung urgency or pagiging importante ng pagtatapos ng isang project o isang module, ilalagay ninyo yung deadline a few days before yung actual deadline. Okay? So ito yung bagay na matagal ko nang ginagawa nung estudyante pa ako, and that has helped me na ipasa ang mga schoolwork ko ng mas maaga. Now, pag nagpapasa ka ng mas maaga, hindi naman yung ginagawa mo lang para bumibo sa teacher o kaya para mapansin. Ginagawa rin natin yun para magkaroon tayo ng extra time para sa mga bagay na gusto nating gawin. A lot of life is like that. We do things na hindi natin exactly na-enjoy o kaya hindi natin masyadong gusto para magkaroon tayo ng pagkakataon na habulin o gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. Now, saan galing yung sinabi ko sa inyo na hindi lahat ng bagay na kailangan gawin ay gusto nating gawin? Totoo kasi yun sa buhay ko. Bilang isang YouTube creator, hindi naman lahat ng ginagawa ko, gustong gusto ko rin. Yung bahagi na gusto ko ay yung paggawa ng lessons, pag-edit nito, na-enjoy ko din yon, pag-post nito. Pero may mga bagay na nasa background na hindi ko masyadong na-enjoy. Katulad ng, sabihin natin, pagpila para magbayad ng taxes. O kaya, dati, I used to make yung mga workbook. So, ako yung nagbubutas ng papel, nagbabind sa tulong ng mga kapamilya ko rin, no? At yung mga bagay na yun, nakakapagod at hindi ko rin masyadong gustong gawin. Pero alam ko, lalo nung nagsisimula pa lang ako, na ito ay mga bagay na kailangan kong gawin para magkaroon ako ng kalayaan na gawin yung mga gusto kong gawin. Dahil yun yung nakakatulong sa akin para maponduhan or para magkaroon ng resources for the free videos that I make. At dahil kailangan kong gawin ang mga bagay na ito para gawin yung mga bagay na gusto kong gawin, nilulunan ko yun kasi kailangan nga. So, itong disiplina na to, itong idea na to na, okay, hindi lahat sa buhay ay magiging madali o magiging enjoyable para sa akin, ay magandang matutunan ninyo habang bata pa kayo. Okay? And again, dahil hindi naman ako teacher, hindi rin ako parent, at ako ay isang ate nyo lamang, I hope you take that well. I think one of the good things din about me being who I am is that bilang yung inyong coach, hindi niyo masasabi sa akin na sinasabi ko yun dahil magulang ako. Sinasabi ko yun dahil teacher ako. Dahil I'm neither. I'm just here to be your friend and your coach doon sa buong proseso ng online learning. Okay? So again, your grades may not define you, but they can refine you. Make sure that you write your schedule at sundin din ito. At tandaan nyo lagi na may mga bagay tayong hindi gustong gawin
pero kailangan gawin para magawa natin yung mga gusto natin gawin in the future. Ang lahat ng ginagawa nyo ngayon, maliit o malaking bagay man, ay pwede nyo tingnan as an investment sa kinabukasan ng gusto mong magkaroon. Kung yan man ay isang simpleng project, isang event na pinaplano nyo sa eskwelahan, o kahit ang panunod na video na ito, hopefully ito ay isang investment din sa future ninyo dahil makakatulong ito to help you become who you are. And kahit na may mga bagay na hindi natin gusto gawin, pero kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng pagkakataon na gawin ang mga gusto natin gawin, okay lang yan, okay? Kung ito man ay paggawa ng simpleng project sa school, pagsunod sa mga utos ng magulang sa bahay, o kahit ang panonood ng video na ito, sana makatulong ito into making you the kind of person that you can be, more than kung ano yung grades na makukuha ninyo o ang klase ng success na makukuha nyo in the future. At dahil tapos na tayo sa mga masasabi ko sa mga batang nag-aaral ngayon, tapos na tayo sa Dear Student section natin, nilipat na tayo sa Dear Parents. So, Dear Parents, mga nanay, tatay, o kahit yung mga tumatayong magulang, mga ate, kuya, auntie, tito, lolo at lola na nag-oversee o tumitingin po sa online learning ng mga kabataan ngayon, ito pong bahagi na ito ng video ay para sa inyo. Mommy, daddy, ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, o kahit sa mga well-meaning na kapitbahay na tumutulong na mag-tutor ng mga bata ngayon, maraming salamat po sa panonood sa video na ito. Ang masasabihin ko na sunod ay para sa inyo. At again, may mga bagay man tayo na hindi saktong-saktong magkakaintindihan tayo, I'm hoping na bibigyan ko kayo ng ibang pananaw tungkol sa mga bagay na pinagdadaanan ng mga bata ngayon. At kahit ng mga guro. Okay? Dear Parents, ito po ang una kong gustong sabihin sa inyo. Iba na po talaga ang mga kabataan ngayon. Iba na rin po talaga ang panahon ngayon. Iba po talaga ang sistema ngayon dahil ibang-iba po ang sitwasyon. Iba po ang sitwasyon nung panahon ninyo, iba po nung panahon ko, at iba rin po nung panahon nung mga lolo't lola natin. Pero hindi po ibig sabihin na iba na ang panahon ngayon o iba na ang mga kabataan ngayon, masama na po yun. Different doesn't always mean bad. Ibig sabihin po, pwede nating makita na ang mga pagkakaiba ng henerasyon natin at henerasyon ng mga kabataan ay simpleng difference lang. Hindi naman po ibig sabihin na mas malala na sila sa atin. Yun nga lang po, dahil lumaki sila sa ibang sitwasyon, sa ibang environment, dahil may technology, may social media na lagi na nilang kasama mula nung maliit sila, may mga bagay po talaga na sabihin na natin mas maaga nilang natutunan at may mga bagay din na hindi nila natutunan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin kayang ituro sa kanila. Again po, different doesn't always mean bad. Sometimes po, different is just different. At ang importante po ay makita natin ang mga pagkakaiba na yon at malaman natin kung paano natin ito i-improve. Okay po? Now again, iba man po at kakaiba man po ang inyong mga anak, hindi po ibig sabihin ay masama na sila. Kailangan lang po natin tingnan kung ano po yung mga kailangan baguhin, kailangan i-adjust, at yung mga kailangan din po tanggapin dahil yun po ay bahagi ng kanilang unique na pagkatao. Alam niyo po, ang maganda nga po sa mundo ay yung fact na hindi tayo lahat pare-pareho. Kasi imaginein po natin, no, kung lahat tayo ay saktong-saktong magkakapareho, ibig sabihin po yung mga kahinaan natin ay magkakapareho din. At kung pare-pareho po tayo ng strengths, marami po tayong kakompetensya, kung pare-pareho rin naman po tayo ng mga weakness, ibig sabihin po, may mga bagay sa mundo na hindi natin mapapansin, hindi natin matutulungan o ma-address, kasi nga po, lahat tayo kahinaan natin yun. Ano pong ibig sabihin ko doon? Ganito po yun. Kung kunwari po, lahat ng tao, kagaya ko. Okay? Ibig sabihin po nun, kung ano po yung kalakasan namin, pare-pareho, pero yung kahinaan din namin ay pare-pareho rin po. Isa po sa mga kahinaan ko yung pagiging sobrang mahiyain, lalo na kapag face-to-face o harapan ng conversation. Sobrang awkward ko po pag may mga nakakilala na bagong tao. At talagang sa sobrang mahiyain ko po, minsan ay hindi na ako nagsasalita. Now imagine po kung lahat ng tao ay kagaya ko, baka po hindi na tayo mag-usap-usap. At kung hindi na po tayo mag-usap-usap, ay hindi na rin po tayo makakapagtulungan. So, ibig sabihin po nun, again, kung magkaiba man po kayo ng anak ninyo, ibig sabihin po nun, meron man kayong magkakaibang kahinaan, ibig sabihin may mga magkakaibang kalakasan din po kayo. At hindi po ba mas maganda kung ganun? Kasi ibig sabihin, may potential po sila na maging mas mabuting generation kaysa sa atin. So again po, different doesn't always mean bad. Kung iba po sila sa atin, bahagi po yun ng journey. Ang importante po ay matulungan po natin sila na maging mas mabuting tao.
Okay? Now, yung pangalawa ko pong gustong sabihin sa inyo ay ito. Bahagi po ng pagiging magulang sa panahon na uso na ang internet at ang online learning at ang modular learning at ang pagiging pangalawang guru po natin ay yung fact po na kailangan nating manatili na informed sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin po, mahalaga po na kahit kayo ay manood ng news, kayo po ay magbasa, tingnan po natin kung anong inaaral ng mga bata dahil kung matututunan po natin yung kanilang leksyon, mas matutulungan po natin sila kapag oras na ng pag-aaral nila. Ibig sabihin din po, kung meron pong mga bagong nauuso na salita, bagong nauuso ng mga apps sa phone, bagong nauuso ng mga sayaw o kanta, maganda po kung aalamin din natin kung anong po ang mga ito. Ang mga kabataan po ngayon ay creative at mabilis po silang matuto ng mga bagay-bagay. At maganda po kung aaralin din natin kung paano sila nagsasalita. Facebook friend niyo po ba yung inyong mga anak? Alam niyo po ba kung ano yung mga pinopost nila online? Maganda po kung nakikita rin natin ito at kung naiintindihan din natin ito. May mga ilang mga salita po silang ginagamit o kaya mga phrases na ginagamit na iba dun sa nakasanayan na natin. Meron silang tinatawag na terms kaya ng low-key at high-key. Meron silang mga sinasabi na kaya period o kaya canceled o kaya attack na mali ang spelling, no? A-T-A-C-C. Maganda po kung kahit papaano, kahit kaunti, naiintindihan natin yung konteksto ng mga salitang ito. Para kung nakita natin na nagpo-post ang anak natin ng tungkol dito o kaya sinagamit nila ito sa bahay, nakakasakay tayo sa mga biro nila. Importante po yun dahil kung meron po tayong ganong klaseng relationship sa mga bata, mas madali po natin silang mapagsasabihan at makikinig sila sa atin at madali rin po silang makapagsabi sa atin kapag may pinagdadaanan sila. Alam ko po na sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng pagkakaiba ng magulang sa anak at ng respeto ng anak sa magulang. Pero po, maganda rin kung meron po kayong bukas na komunikasyon sa inyong mga anak na kaya nila kayong lapitan kapag meron silang mga problema. Na kapag merong mga bagay na bumabagabag sa kanila, hindi nila unang naiisip na ikwento ito sa mga kaibigan nila o kaya sa ibang tao. Kundi kayo po ang unang naiisip dahil alam nila na makikinig kayo sa kanila. Mahirap po talaga kasi alam ko nagtatrabaho rin ng marami sa bahay ngayon. Marami po sa inyo ang work from home din. O kaya yung iba naman po halos 24/7 yung kasama niyo mga anak ninyo, no? Pero talaga pong kailangan natin magbigay ng oras para sa kanila, para makinig sa kanila at para makuha ang tiwala nila. Okay? So again po, manatili po tayong informed, mag-aral sa kung ano po yung nangyayari ngayon, maging alert po tayo, pansinin natin kung ano nangyayari sa mga bata para mas ma-gain po natin yung tiwala nila. Okay? Yung pangatlo ko pong maipapayo sa inyo is that you were never meant to be alone in this. Ang sabi po nila, no, may kasabihan po tayo na it takes a village to raise a child. Ibig sabihin daw po, kailangan isang buong barangay yung magtulong-tulong para makapagpalaki ng isang bata. At ibig sabihin po nun, pati po sa inyong gagawin sa inyong mga anak, nandito naman po kami para tumulong sa inyo. Ang mga teacher po nila sa eskwelahan ay kakampinyo rin po. Okay? Ayoko po sana na makasanayan natin na parang tinitingnan natin na ang pagtuturo sa mga anak natin ay trabaho lamang ng mga guro. Noon pa man po hindi na yan totoo. Pero ngayon po na online learning na, I think mas maganda po na pag-usapan itong bagay na ito. At kung may mababaon man po tayo pagkatapos ng karanasan na ito, it's that. Knowing na even before po, kahit nung panahon na hindi pa po nasa bahay nag-aaral ang mga bata, ang pagtuturo po sa inyong mga anak ay hindi a sole responsibility ng teachers. Pero sila po ay nandyan para maging kakampi at kaakibat ninyo sa proseso na ito. Ibig sabihin po, kapag ang mga bata po ay nag-aral, hindi po natin sila hinahatid lamang sa school tapos iniiwan, tapos susunduin sa dulo ng araw. Hindi po natin sila kumpletong pinagpapaubaya sa kanilang mga teachers. Ang mangyayari po, kayo at ang mga guro ay dapat na mag-usap, magtulong-tulong, mag-vault in, kumbaga, para po tulungan na gabayan ang inyong mga anak. At hindi lang po yung mga teachers, kahit po ako, at yung iba po ko po pong mga kasama na educator, kung tawagin, kami pong mga gumagawa ng mga videos online, kahit sa TikTok, YouTube, o Facebook, nandito po kami para tulungan kayo na turuan ang inyong mga anak. Kung may mga tanong po kayo, sabihan nyo lang po kami. At nandito rin po ang Rebiscos Academy for you. Kaya kung hindi nyo pa po nalalike yung kanilang Facebook page, hanapin nyo lang po yung Rebiscos Academy on Facebook and on YouTube. Makakita pa po kayo ng maraming mga videos, resources, mga advice, mga kung ano-ano pa pong makakatulong sa inyo pagdating sa pagtulong naman sa inyong mga anak pagdating sa online learning. Again, ako po, sila, ang Rebisco at marami pa pong mga creators kami rin po ay nandito para sa inyo. Kami po at yung mga teachers nila
sa school. Pagtulong-tulungan po natin na palakihin ang susunod na generation na mas matibay, matalino, pero hindi lang po pagdating sa talino sa utak, pero matalino rin po pagdating sa emotion. It's time naman na kausapin ko po ang ating mga dakilang guro. Dear teachers, una ko pong gustong sabihin sa inyo, yung sinabi ko rin po sa mga magulang, hindi po kayo nag-iisa. You are not alone in this fight. Ako po ay nandito para sa inyo. Again, kung may maitutulong pa po ako sa inyo, just let me know. Mula po nagsimula yung pandemic at na-announce yung online learning at yung modular learning, alam ko po na magkakaroon ng need para gumawa rin po kayo ng sarili ninyong mga videos at lessons para sa inyong mga estudyante. So, meron po akong mga ginawang mga videos na baka makatulong po sa inyo. If pinapanood nyo po ito sa YouTube, you can find it po dun sa link sa I button here, yung Learn to Teach series. Tinuro ko po kung paano kayo gagamit ng isang cellphone lang para makatapos ng isang buong video lesson, paano gumamit ng PowerPoint lamang para makagawa ng animated na video, at iba pa pong mga videos like that. Kung may i-request pa po kayo na gusto nyo pag-usapan natin sa susunod, sabihan nyo lang po ako at gagawin ko po yung video na yon para sa inyo. Now, hindi lang din po ako yung handang tumulong sa inyo. Napag-usapan na po natin dun sa Dear Parents na video yung tungkol sa role po ng mga magulang. Now, kung napanood nyo po yung part na Dear Parents, nakita nyo po na sinabi ko po sa mga magulang na ang mga teachers po ay kakampi nila pagdating sa pagtuturo sa kanilang mga anak, ngunit hindi buo ng responsibility falls on the teacher's shoulders. Ang ibig sabihin po noon, hopefully, makita po natin yung mga parents hindi bilang boss o yung mga teachers naman hindi bilang mga nagsaserve sa society lamang, kundi tayo po ay ala or magkakakampi tayo sa pag-raise up ng isang better generation for the entire world, no? For the entire society. So, ibig sabihin po, tayo ay magtulong-tulong pagdating po sa bagay na ito. So, sana po, yung mga teachers, ganun din po ang sitwasyon ninyo. Alam ko po, iba-iba tayo ng sitwasyon at may mga cases po na far from ideal. Pero sana makahanap po kayo ng magiging mga katuwang ninyo, mga katulong ninyo, kapartner ninyo sa proseso na ito. Ang inyong mga school administrators, ang inyong principal, mga co-teachers po natin, ito po ang pagkakataon para magtulungan tayo para dun sa ating goal to educate the kids gamit ang online at modular learning. So again po, sana kahit papaano mabawasan ng pakiramdam natin na tayo lang mag-isa sa proseso na ito. Okay, ito po ang panahon na kailangan natin magtulungan pagdating dun sa edukasyon ng mga kabataan. So you are not alone din po. Number two po, here's a bit of challenge din po para sa inyo. Lagi ko pong sinasabi and alam ko po marami sa inyo naniniwala rin dito. And yun din po ang naging push kaya naging guru po kayo or pinili ninyo na magturo for life, no? The best teachers are learners who never stopped. Ano pong ibig sabihin ko doon? I find po na sa buhay ko, yung mga pinaka-best kong teachers at professors, they are the ones na sobrang excited nilang matutunong mga bagong bagay. Hindi naman po perfecto ang mga teachers, no? Alam po natin yan. Lahat po tayo ay nag-aaral din. Okay? May mga bagay na kailangan din po natin i-review bago natin ituro uli sa mga bata. Pero ang ibig sabihin po nun, may isang bagay tayong may tuturo sa kanila na higit pa dun sa mga leksyon na nandun sa kanilang mga workbooks o nandun sa kanilang mga modules. Ang pwede po natin ituro sa kanila is love for learning. If ang mga kids po nakikita nila sa inyo na kayo ay isang person na hindi tumitigil sa pag-aaral, na mahal po natin ang ginagawa po natin and nagpapatuloy po tayo na mag-adapt sa iba-ibang mga changing times, eh, ma-challenge na po sila na gawin yung same thing. Ano pong ibig sabihin noon? Alam ko po nung nagsisimula yung online classes, may ibang mga teachers na hindi sanay gumawa ng PowerPoint presentation, pero ngayon, natuto na sila. May mga teachers na hindi sanay na gumawa ng mga videos and gumawa ng ibang mga online resources, pero dahil ito na po yung hinihingi ng pagkakataon, natuto na rin po kayo. Sana po baunin natin yung feeling na yon, yung excitement na matuto ng mga bagong bagay, bagong ideya, bagong teknolohiya, para mas mapabuti pa po or ma-improve yung ating teaching style. Yun po, yung bagay na yon, excited ako. Kasi kahit po matapos ang pandemya at matapos po yung pangangailangan para sa online learning at modular learning, excited po ako kung paano nyo ito i-a-adapt or i-a-adopt din sa inyong sariling mga
physical classrooms. Magiging mas interactive siguro ang discussion dahil nasanay na natin na tayo na mag-leave room para sumagot yung mga bata pag nasa Zoom call tayo or nasa online classes tayo. Pagdating naman po sa modular learning, ibig sabihin po nasanay na tayo na mag-layout ng mga pages. Nasanay na po tayo gumamit ng mga illustrations o mag-explain gamit lamang ng text. Ibig sabihin, marami rin po tayo mga estudyante na noon man ay hindi natin ma-offeran ng modular learning as an option for their education. Meron na po tayong resources na magiging magandang pasimula para buuin po ito para sa kanila. Okay? So again, please adapt this po. No? Again, the best teachers are learners who never stopped. May we all love learning. At ipakita natin ito sa mga bata para mahalin din po nila yung pag-aaral. Hindi necessarily yung lesson lamang, pero yung proseso of learning new things. Okay? Now, yung third piece of advice ko po sa inyo is this. I know it's going to be extra challenging, but please make time to rest. Again po, I'm saying ha, make time to rest. Hindi po, please find time to rest. Hindi po, may pagkakaiba po yun. Bakit? Kasi po, as someone who really works a lot din, this is something na kailangan ko pong matutunan by experience. Kung hihintayin ko po yung pagkakataon, kung kailan wala na akong kailangan gawin, hindi na po talaga ako hihinto magtrabaho. Lagi pong may bagong kailangan gawin. Lagi may deadline na paparating. Lagi may responsibility na kailangan natin i-fulfill. Hindi po nauubos yung laman ng task list natin. Pero ang importante po is that we prioritize the things that are urgent and important, but make time for rest. Ibig sabihin po, kung kailangan nating unang ischedule ang oras ng pagtulog o ang pagpapahinga, kung kailangan po natin mamili ng isang araw sa buong linggo, kung kailan po iiwanan natin ang cellphone natin sa isang nakalock na box para hindi tayo ma-distract or hindi tayo makontakt ng iba, para makapag-focus tayo sa ating pamilya at sa pagpapahinga, bahagi po yan ang kailangan ninyong gawin dahil kailangan nyo po yung tandaan na ang pagiging healthy nyo po, pagiging physically well, mentally well, emotionally well, psychologically well, is going to help a lot of kids. I remember, no, nung nagsisimula po akong gumawa ng mga videos, talagang halos, ano ba, I think hindi naman po ako remiss in saying na halos patayin ko po yung sarili ko sa paggawa ng content. Sometimes, 16 videos po sa loob ng isang araw, talagang tinatapos ko po yun, lalo na kapag papalapit na po yung civil service exam. Kasi hinahabol ko po na mapanood pa ng mga estudyante bago sila mag-exam. And I remember, ang nanay ko po ang laging nagsasabi na, kailangan alagaan mo yung sarili mo. And hindi ko po siya masyadong pinakikinggan, no? Kasi nga, workaholic po talaga ako. Pero may sinabi po siya sa akin na hanggang ngayon tumatak sa akin. Yun po yung sinabi niya na, alam ko na gusto mong tulungan ng ibang tao, kaya mo yung ginagawa. And alam ko po, gusto niyo rin po tulungan yung mga bata, kaya niyo po ginagawa ang lahat, at kaya po kayo nagpapakapagod, nagpapakapuyat. Pero ang sabi po ng nanay ko is this, pero tandaan mo, kung bibigay yung katawan mo dahil nasobrahan na ng pagod, at katawan mo naman ang magsasuffer, wala ka nang matutulungan after that. And yun din po yung advice na ibibigay ko po sa inyo. Again, make time to rest. Huwag niyo po hintayin kung kailan may oras na libre para magpahinga. Mag-set aside po kayo ng scheduled na sacred na hours ng pagpapahinga at pag-spend ng time with your family, paggawa ng bagay na nag-e-enjoy po kayo. Sa case ko, pagkikipaglaro sa aking aso, no? Na yun po yung pinaka-stress reliever ko. Kasi kung wala po yun, hindi po tayo makakabigay din ng todo na output para doon sa mga umaasa rin sa atin. Kung minsan po napapansin natin yung bigla tayo nagiging mainitin ng ulo, biglang nagiging emosyonal, minsan hindi naman po yun dahil sa problemado tayo per se, kundi dahil pagod din po tayo. So mas maganda po to serve from a point of rest. Please take time. No, make time for rest. Now, dati naman po nung face-to-face pa po ang education, meron din po naman tayong consultation hours, right? Meron pong nakapaskil sa labas ng mga pinto ng professor kung kailan pwedeng kumatok at humingi ng tulong at magpa-schedule ang kanilang mga estudyante. Gawin din po natin yun kahit online na ang setup. Sabihin po natin sa mga bata na, oh, kapag lumagpas na ng alas 8, naka-off muna ako, sasagutin ko yung mga messages ninyo, kinabukasan na. Maganda rin po yun na way para i-train sila pagdating po sa mga business hours and sa pagiging polite din po online. Yung proper po na netiquette or internetiquette na tinatawag o yung proper po na paglapit sa mga people in authority. If we have set times po like that for them, mas maganda po kasi structured. Alam po nila na, okay, kung kailangan kong hinga ng tulong si ma'am, kailangan agahan kong simulan yung pag-aaral ko para hindi ako lumampas dun sa hanggang 8 p.m. lang na consultation hours nila.
Okay? Pwede nyo rin pong gawin yung setup na yon. Lagayan nyo po yung sarili ninyo para mas marami pa po kayong matulungan kasi napakahalaga nyo po pagdating sa society. Okay, so doon na po nagtatapos yung ating dear teachers. Again po, maraming salamat sa inyong sacrifice na lahat po ng ginagawa nyo sa mga bata. Tatlong bagay lang po. Number one, you are not alone. Nandito po ako, 10 ng aking mga fellow content creators at lahat po ng mga private individuals na handa pong tumulong sa inyo. Please ask for our help kung kailangan nyo po. Nandito po kami para sa inyo. Yung parents din po, we can turn them into allies kasi po, again, sila yung inyong magiging co-teacher sa remainder pa po ng school year or ng academic year na ito. Number two po, the best teachers or learners who never stop. Please, never stop learning din po kasi I know na may mga bagay po tayong pwedeng pulutin dito sa hindi man ideal na situation na ito, which will help us change the way that we think and we frame education in the long run. Excited po ako para doon. Then number three, please prioritize rest. A well-rested teacher is the best teacher that we can have. Kasi po, kailangan po namin kayo to be healthy and to be okay when it comes to your physical health, mental health, and emotional health para po mas maging open din po yung lines of communication with the kids. Please, mag-take time po kayo, mag-make time po kayo for rest. Kailangan nyo rin po yan at kailangan po namin kayo. Okay? Okay, so again, medyo mahaba man yung video natin. I hope I covered as much ground as possible na pag-usapan natin mula sa dear students, dear parents, hanggang dear teachers. Let me end with this anecdote, no? Nung bata po ako, isa sa mga fairy tale na laging nakakwento sa amin or laging napag-uusapan yung Goldilocks and the Three Bears. And may aspeto dun sa Goldilocks and the Three Bears na pwede natin tingnan when it comes to yung situation po natin ngayon. Ang kwento po ni Goldilocks, di ba, yung pumunta po siya sa bahay, tapos meron po siyang nakita na una sa lahat, mga upuan, tama po? So may malaki pong upuan, yun pala yung upuan ni Papa Bear, no? Nung umupo po siya dun sa upuan na yun, sabi niya sobrang tigas or napaka-uncomfortable nung upuan. Yung pangalawang upuan naman po, yung kay Mama Bear, masyado naman pong malambot, no? So sabi niya, hindi ako pwede dito, masyadong malambot. And umupo po siya dun sa upuan ni Baby Bear, sabi niya po, it was just right or sakto lang. Doon naman po din sa kakainin na porridge, no? Siguro ang equivalent sa atin is lugaw, no? Nung sinubukan niya pong kainin yung kay Papa Bear, sabi niya it's too hot or masyado pang mainit. Yung kay Mama Bear naman po, masyadong malamig. At yung kay Baby Bear naman po, yun naman po yung just right. Sa kama rin po, ganun yung sitwasyon, di ba? Humingi po siya doon sa kama ni Daddy Bear or ni Papa Bear, sabi niya masyadong matigas. Doon sa kama ni Mama Bear, masyadong malambot. Tapos yung kama naman ni Baby Bear, yun yung just right. At nakatulog nga po si Goldilocks sa pagod, no? Now, more than yung moral lesson po ng story, which is, huwag ka naman po mapasok sa kung kani-kaninong bahay. May makukuha po tayo when it comes to how we can set up yung online learning at modular learning para sa mga bata. May mga pagkakataon po ng isang upuan, o isang tuntungan, eh masyadong matigas para sa kanila, masyadong strict. Minsan naman po, masyadong malambot, or masyadong relaxed. Hanapin po natin yung just right lang sana. Pagdating po sa information na i-share natin sa mga bata, sa lessons na kailangan nilang i-consume or maging bahagi ng pagkatao nila. Sa case na to, di ba yung porridge or yung lugaw, sana wag din masyadong mainit. Okay? Wag din naman masyadong malamig na parang wala na pong bago o wala na sila matututunan. Sana medyo challenging din naman. Sana yung just right or yung sakto lang. At kapag umuwi din po yung mga bata, no, sa embrace ng kanilang mga magulang, sana hindi din po tayo masyadong matigas. Hindi din po masyadong malambot na kinukonsiti natin yung mga behavior ng mga bata. Kagaya ng pagkokopyahan o kaya gaya ng pagpapasagot sa magulang ng mga module nila. Instead po, mahanap natin yung just right. Yung sakto lang po, hindi masyadong matigas, hindi masyadong strict, hindi din masyadong relaxed or masyadong konsintidor pagdating po sa mga bata. And that way, the kids will learn sa isang paraan na just right for them. Okay, so yun muna po for now. I know it's a challenging season for all of us. And again, I'm saying these things knowing full well na hindi ako part ng kahit anong sector. I want to use this opportunity na hindi po ako masasabihan na bias ka kasi na for teachers or bias ka kasi for parents or bias ka kasi sa students. Nasa gitna po ako ninyong lahat. Minsan po may feeling na parang nasa gitna rin ako ng nag-uumpugang bato, no? Pag nagtatalo-talo ng lahat. Pero I'm hoping na dito po sa video na ito kahit papaano, nabigyan ko po kayo ng insight into how mahirap po ito para sa lahat.
Sa mga estudyante, mahirap din ito para sa inyong magulang, mahirap din para sa inyong mga teachers. Sa mga magulang, mahirap din po para sa inyong mga anak at sa mga guro nila. Sa mga teachers, mahirap din po para sa mga bata, mahirap din po para sa mga magulang. And I'm sure mahirap din po para sa lahat. Alright, so marami po salamat sa pakikinig. And if meron din po kayong sarili niyong maipapayo, kung ikaw man ay estudyante, teacher o guro, o kahit katulad ko na isang private individual, comment nyo lang sa baba para mabasa rin ng mga iba pong manonood sa video na ito. Tulong-tulong, sana, di ba, maging mas maiigi po ang sitwasyon para sa ating lahat. Again, it's far from ideal, pero kung hindi po tayo nag-iisa, kung magtutulong-tulong po tayo, marami po tayong magagawa together. Thank you again to Rebisco for making this happen. Don't forget to like their page. It's Rebisco's Academy on Facebook and on YouTube for more tips, mga videos, advice, at iba pang mga maipapayo ng mga eksperto tungkol sa modular at online learning. And simula pa lang po ito ng maraming magagandang bagay. And excited po ako to share all of those with you and be part of your own journey. Thank you for watching, and as we always say sa channel na to, which is becoming truer and truer by the day, lalo na sa panahon ng online learning. As we always say po, kahit anuman ng sitwasyon, we should never stop learning. Aja-aja, kaya niyan. I'll see you in my next video, and bye for now.